You are now watching Showbiz Talk, your daily showbiz update. Bukod sa pagkabigla ng GMA, sa biglaang pag-alis ng Tito Vic and Joey sa Tape Incorporated, ay halata ang pagkalungkot ng nansabing network sa biglaang desisyon na ito ng tatlo. Si GMA, sinabi nila na nalulungkot sila sa pag-alis ng TVJ at nananalangin sila para sa smooth and swift resolution of their issues. Pagkatapos nga ng naging pahayag na ito ng TBJ, kinabukasan naman ay agad-agad na nagbigay ang Tape Incorporated ng kanilang statement or pahayag. At sa naging pahayag na ito, ay inaalaw nila ang TBJ na umalis na nga sa kanilang poder at ang pag-aangkin sa kanilang show na itbulaga, pati na rin ang number cards na salita. Narito ang kanilang naging statement. Sa mga halos hos, Tape Incorporated is saddened by the turn of events yesterday, May 31, but we respect the decision of the host to leave Itbulaga and GMA 7 Network, which has been their home for 28 years. We are grateful to the men and women who worked tirelessly for the past 43 years to make our noontime show number one. The success of Itbulaga is not dependent only on three people, but on the collaborative efforts of its talents, crew, and loyal viewers. We are happy for the full support of GMA 7 in making Itbulaga bigger to bring more fun and excitement to every Filipino. We want to assure the public and the supporters of the show through its segments that we are committed to provide quality entertainment. It is unfortunate, but life must go on. As with life, we have to accept changes, but we have a duty to every Filipino. Abangan nyo ang mga bagong magpapasaya at magpapatibok ng ating mga puso. Asahan ninyo ang mas masaya, mas nakakaaliw at higit pa sa 1,000 tuwa na Itbulaga. Patuloy ang Dabarkads na maglilingkod para sa inyo, mga kapuso, mula Apari hanggang Hulo at sa buong mundo. Ang pag-alis ng mga host ay hindi dahilan para tumigil ang pag-ikot ng mundo. Maraming salamat, CEO or President Romeo John M. Halosos Jr. Noong in-interview si Tito, sinabi niya na possible daw na naghahanap sila ng mga posibleng producer ng Itbulaga. Pero mukhang hindi sila nagkakaroon ng komunikasyon ng management at ng mga host. Patuloy lang silang pumapasok at patuloy naman silang ine-ere. Pero nito ngang May 31 ay tila desisyon na ng mga halos host na hindi na sila ipag-air dahil June 1 ay hindi na nga mapapanood pa ang mga host. Ang tanong, sa naging statement nga ng mga halos host or ng new management, ang Itbulaga ay mananatiling Itbulaga. So ang tanong, kung lilipat nga at mapapanood pa sa ibang network sila Tito Vic and Joey, ay baka nga daw Dabarkads na ang gamitin nila. Bali-balita din na inoferan ang Jowapao ng Tape Incorporated, pero nakita naman natin na nag-resign na sila kasama nila Tito Vic and Joey. So nangyari nga ang unang plano. Ayon sa naging bahagi ni Christy Fermin, na kapag umalis ang Tito Vic and Joey, ay aalis silang lahat. Matatandaan na nagpahayag pa itong si Halos Host ng interview kay Boy Abunda at sinabi niya na okay naman, walang papalitan, etc. etc. Pero ilang araw na kalipas ay nagsalita si Tito at isiniwalat niya ang tunay na nangyari. Simula noon ay hindi sila nagkausap until na nangyari nga yung nangyari noong May 31. But anyway, kahit saan daw magpunta ang Tito Vic and Joey at ang buong cast ng Itbulaga ay susundan ng mga viewers. Yan ang ating abangan. Kung Dabarkads o ipaglalaban pa ba nila Tito Vic and Joey ang Itbulaga o hahayaan na lang ito sa Tape Incorporated. At syempre, makatotohanan ang halatang pagkalungkot ng GMA sa nasabing pag-alis ng Tito Vic and Joey at buong cast ng EV. Yan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Now.